Tingnan nyo yung mga dog lovers. Yung iba sa kanila, kung makapangalan sa mga alaga nilang aso, ang titindi. Julina, Shakira, Lady Gaga. Pero huwag ka doon sa kakilala ng isang brother. Meron silang pinangalanan na Catherine Rivera. Alam mo kung ano yon? Motor! Pati ba naman niyo papangalanan pa? Yung alagang hayop, naiintindihan ko pa eh. Pero gamit? Pati gamit talaga, no? Pero sa bagay, nung bata ka nga, baka may pangalan din yung teddy bear mo, di ba? Pero bakit nga ba pinapangalanan ng mga yan? Eh, hindi naman sasagot dyan kung tatawagin mo sa pangalan. Takot mo lang kung oo, di ba? Pero indicator din kasi yan na may nagmamay-ari na dyan, na may nag-aalaga na sa pet dog o pet cat na yan, o may nagmamay-ari na dyan sa teddy bear na yan. Ganon din sa bagong silang na sanggol, di ba? Ang nagpapangalan sa kanya ay ang magulang. Ibig sabihin, yung baby ay belong to their family. He belong kumbaga. Sa bagay, bakit mo papangalanan ang anak ng kapitbahay mo, di ba? Kasi kapag ikaw ang nagpangalan, parang sinasabi mo na akin yan, na siya ay belong sa akin. Kaya nga yung mga mag-boyfriend, girlfriend o mag-asawa, may tawagan yan eh. Honey bunch, honey pimps, baby cake. Kapag nagtatawagan na yan sa mga ganyang pangalan, ibig sabihin, belong na sila sa isa't isa. Try mong tawaging honey yung jowa ng kaibigan mo, bubugbugin ka nun. Kaya hindi katakataka na sa binyag, para bagang pinapangalanan tayo ng bago. Sasabihin sa'yo ng pari, I baptize you in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kita mo yon? Minarkan ka ng pangalan para kang tinatakan sa noo. At hindi basta-basta kung kani-kaninong pangalan ha? Pangalan ni Lord. You were baptized in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. In God's name mismo. Para kang stapler sa office nyo na sinulatan mo ng pangalan para di mawala. Mantakin mo yan? Kung lagi lang natin tatandaan na may nagmamay-ari sa atin, hindi tayo mawawala. Hindi tayo maliligaw. Alam natin na tayo ay may uuwian. Tayo ay belong. Tayo ay belong to God. Sa bagay, kung tatawagin man tayo ni Lord sa pangalan din natin, hindi tayo susutsutan. Tatawagin niya tayo sa pangalan. Sabi nga sa Isaiah chapter 43 verse 1, "Do not be afraid, for I have saved you. I have called you by name. You are mine." Fray Ariel Adolfo OP para sa Preaching in the City. Maraming salamat po sa panonood. Abangan ang aming Sunday Catechesis kasama po si Fray Jonar Paolo Enriquez sa Shortcut. Huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel, DSMC Studio, para maabangan ito at iba pang mga videos mula sa mga Dominican Brothers. Happy weekend!